Hi guys, samahan niyo ako mag-update ng US tax form kasi malapit na itong mag-expire ngayong December 10, 2024. So bago pa natin maantay na mag-expire to, ay i-update na natin ngayon kasi nag-gmail na rin sa akin, no? Si Google. Nag-gmail na sa atin ng Google AdSense, kaya samahan niyo ako step by step, ituturo ko sa inyo. So, pindutin natin dito, www. Yan, payments info. Ayan, ito po yung i-click natin. Ayan. Medyo mahina yung signal. At desktop site natin, ayan, tama to. Naka-desktop site na siya. Then, pipindutin po natin dito sa manage settings. Ayan. Ayan, nandiyan po lahat yung ano. Payment account, payment profile. So, pipindutin po natin dito sa United State Tax Info. Dito po ang pipindutin natin, manage tax info. Kasi update lang po natin ito eh. So, dati, nakikita po natin yan. Nung tayo ay nag-update dati, nag-send kay Google AdSense ng tax is 2023 pa. So ngayon ay kailangan may update natin to, no? Ang gagawin po natin dito is ito po yung pipindutin natin. Wala lang po tayong babaguhin dito kasi dito ay nakalagay na yung ating mga address, no? Tsaka yung complete information. So ito lang po yung pipindutin natin, submit new form. Then, submit new form, start new form. Nakalagay po dyan, before your start, plan on taking 15 to 20 minutes to keep your account secure. Will need to verify it's you. After 1 hour, we may need you to verify again and the information you already entered won't be saved. Ayan. Yan po yung nakalagay dyan. Basahin lang po natin. Then, start form. So, ilalagay po natin ang ating password. Mahirap dito. Nakalimutan natin, no? So, try natin kung gagana yung password natin. So yun, gumana. Nakalagay po dyan, United State Tax Info. So ang pipindutin po lang dito is individual. Then next. Tapos nakalagay dyan, are you a citizen or residence of the United States? Siyempre, hindi po tayo dyan nakatira, kaya no. Hindi naman tayo, wala naman tayo sa United States, kundi lang dito tayo sa Pilipinas. Pasensya na, medyo maingay kasi ang daming
nagabari na dito. Yan, select WA tax form type. Basahin natin mabuti, baka magkamali tayo. Ang pipindutin po natin dito is W8VEN. Then, start W8VN form. Medyo mahina yung signal, no? Sa lahat ng mga creators dyan at mga bagong monetize, pauodin nyo po ito para kayo may matutunan at makapag-submit na rin ng tax kay Google AdSense para tayo ay sumahod na, no? Yung pagkabigkas ko ng Google AdSense, parang medyo bisaya yun, ah. So, pasensya na kayo, guys. Medyo matigas yung ating dila, no? Ang sabi dito, country, region of citizenship. Ayan. Medyo bisaya kasi tayo. Ayan. Piliin natin kung sa taga saan tayo. Hindi man tayo taga-Africa. So, hanapin natin yung Philippines. Philippines. Hanapin natin ang Philippines. Andito kasi lahat ng ano, eh, ng bansa. Ayan, no. Ayan, Philippines. Click natin. Then, kailangan ng TIN number. Ayan. So, enter po natin ang ating TIN number. Make sure po natin na ito ay correct. Kasi pag hindi ito correct, is bine-verify po nila kung tama ang inyong nilalagay sa TIN number. Kasi bine-verify po nila, nalalaman nila kung totoo nga ang inyong nilalagay, no? Yan. So, check natin kung tama to. Then, huwag natin tumitin yung US ITIN. Wala naman tayo niyan. Kaya next tayo dyan. Next. Ay. So, why? Tax identity. Address. So, baguhin pa daw yata natin ito. Baka kailangan itong i-update. Padulin. Next, yan. So, natapos na tayo sa tax identity and address permanent. So, encode natin yung dati. Lagay lang natin. Yan, lalagay nyo yung address nyo kung taga saan kayo dyan. Tapos, city. Yun din. Update lang natin, guys, to. Kasi ito yung hinihingi, eh. Kailangan ng province. So, isisahin natin to, guys. Mandaluyong. Postal code.
Yan, hanapin lang nyo guys yung mga kung ano yung postal code ng inyong city, no, ng inyong lugar. At yun yung ilalagay nyo doon. Bakit may yung ganito? Kailangan pa ata ng province eh. So, tingnan nyo guys yung aking iniligay sa permanent address. Tapos, yung ating province, sinama rin natin. Then, next na po tayo. So why? Hindi natin alam bakit hindi nagtugma, no? So si-search natin sa Google to kung ano ba ang code ng Marinduque. So search natin sa Google. Zip code Marinduque. Nakalagay dito ay 4905. So back tayo dun sa ano, 4905. Then next, pag hindi nyo po malaman yung inyong zip code, search nyo lang po kung ano yung nakalagay na ano, no, na sa address. Kung anong address nyo, search nyo lang sa Google. Then nakalagay dito sa number 3 na tayo. So ang sabi dito, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So pindutin natin ang yes. Then nagtatanong siya kung resident of the following country within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country. Okay, check natin yan. Then yung country natin ay ilalagay natin dito tayo sa Pilipinas. Sa Pilipinas maraming corrupt. So yan, click natin to Philippines. Then sabi dito special rates and condition. So pindutin natin yung pangalawa, service or other business income such as AdSense but not including AdSense YouTube. Ayan. So number, yung pangalawa. Article paragraph. Ayan, lagay natin anong nalagay natin dito. So paragraph 1, article 8 and paragraph 1. Holding rate. So pindutin natin yung 0. Siyempre, mas maganda yung 0. 0% reduced rate. Ayan. So check lang natin box.
Then next. So, nasa pang-apat na tayong activities. Sabi dyan, activities and service performed in US. Has Jeff TV Padolina performed any activities and service for Google within US or do they expect to in the future? So, ang gagawin natin dito is yes. Next natin. So, basahin natin to. Sabi dito, paperless delivery agreement. Your consent to paperless delivery rules. Yan, basahin lang natin yan, guys. Tax statement that will be sent you electronically may include not form 1019 and forms. So, mas mabuti kung i-screenshot natin to. Kasi, ito yung ating ano eh. So, hindi siya na-screenshot. Okay, next natin siya. Then, I confirm that I have reviewed and generated tax document the best of my knowledge and belief they are true, correct, and complete. Okay, next. Certify and sign tax form certification. So, under penalties of injury that. So, sasubmit natin to. Check lang natin yan. So, andito na tayo sa last part. May nakalagay dito na unchanged status of the debit. So, hindi natin yan i-check. Kasi, hindi man tayo nag-unchange dyan. Then, nakalagay dito, your signature. Sabi dito, do you confirm you are the beneficial owner name in the tax identity section of the tax form beneficial owner name. Yan. So, yes natin yan. Check natin yes. Then, submit. So, ngayong na-submit na natin to, antay lang natin na ma-approvean tayo. No? Ayan. Medyo mahina yung signal. Or baka wala na tayong load. Ayan. So, nakalagay guys dito is approve. Ayan o. Oh. Approve na tayo guys. Your tax info has accepted. Ayan. So, approve na tayo ngayon. Ganun lang guys, kadali. Mag-update ng bagong tax information ngayong 2024. So, nakatulong to sa inyo at good luck sa mga mag-update ng Google Tax, no? And thank you for watching.